usap itong bisita natin for today. Kasi literal parang ako to, kaya nga siya ang gumanap bilang Madam Inuts nung na-MMK ang buhay ko. O, diba? Mm-hmm. Hindi kami nagkakalayo ng ganda. Totoo naman. Siyempre naman. Sobrang ganda. Ay, pero teka, bago pa kung saan mapunta ang usapan natin mula sa kagandahan ni Madam Inuts, tawagin na natin siya via Zoom ang ating legit Lottie for today, Miss Dawn Chang. Hi, Dawn! Hello, Madam Inuts. How are you? Okay, good. We're excited to eat your cookies. Oo nga. Ay, sige. Natatakam na kami, Dawn. Natatakam na kami. Pero Dawn, syempre siguro para sa mga katropay natin, paano mo ba siguro, kasi nakwento mo ng konti kanina, no? Paano ba talaga napalago itong business mo na DC Cookies? DC Delights. DC Delights. DC Delights, yeah. Yes. Actually, simula pa yan sa Australia. So, hindi pa ako artista. Sa Australia talaga ako nakatira bago ako sumali ng Pinoy Big Brother. So, ikukwento ko ba simula? Kahit ano lang, kahit ano, kung paano siya siguro talaga nag-grow pa, paano siya ngayon? Or whatever tips could help yung mga businesses that want to grow their own as well. Yes. Sige. Well, dito sa Pilipinas, so, in short, dinala ko siya dito sa Pilipinas. Tapos, online, siguro kasi advantage yung nakatira ako dati sa ibang bansa na medyo nauuna sila when it comes to the trail. So, uso na yung online business doon, yung YouTube vlogging. So, pagdating ko dito sa Pilipinas, hindi pa siya uso. Nagsisimula pa lang, pa konti-konti pa lang na nag-vlog, pa konti-konti pa lang na nag-online business. So, ako, sinimulan ko na siya. So, by the time na nag-pandemic, na nag-boom yung online business, isa na ako sa mga nauna. So, I think yun. So, kahit na hindi pa siya sikat, go, start with, start doing things kahit na hindi siya sikat. Doon, malaking bagay na nakapagsimula ka before the pandemic na marami tayong mga katropay o mga kapamilya na nag-start ng online business noong pandemic. Pero siguro, noong nakabuelo ka, meron ka nang napagsimulan eh. Paano mo siguro talagang na-take advantage yung pandemic para palaguin itong DC Delights? Actually, nung nag-pandemic, nasa Australia ako, nastuck ako sa Australia. Buti na lang, ganun nga, nakapaghanda ako na meron akong staff na bakers na ako. Tapos, tutok ako online. Since yung pandemic, nag-shift everyone from physical sales and physical buying to online. So, kahit yung mga hindi bumibili online, they're first to do that. So, I think because na-set up ko nga, napaghandaan ko, dire-diretso naman ako sa pag-answer ng inquiries. Hindi nila alam na ako pala yung kausap nila. Yes, order nyo. Ganong levels talaga. So, tutok. Kailangan tutok ka. Hands-on ka. Para alam mo yung nangyayari day in, day out sa negosyo mo. Ayan. Pero Dawn, paano mo napagsasabay yung buhay artista? Ngayon, naka-lock-in taping ka pa for Darna. At yung pagtututok mo sa business mo, because I think a lot of business people also have to choose usually, parang ano ba ipaprioritize ko dito, and do I have to let go? Yun yung mahirap. Totoo yan. Actually, kaka-uwi ko lang kagabi. Umuwi talaga ako para makapag-prepare ako dito sa bahay ngayon. Naiwan yung mga pinagpaalam ko na lang sa aming production, sa aming EP. Pero nawala yung train of thought kasi yung punta ko nasa taping pa. Pero hindi madali. Hindi ko pwede sabihin madali siya. Kasi ngayon, ang nangyayari sa taping, kapag kahit meron akong dalawang araw na day off, technically bawal ka man lumabas, ipapakiusap ko yun na pwede po ba ako tumuwi para makapunta ako ng kitchen at matutukan ko naman yung DC Delights. Hindi siya madali kasi yung mga nakikita yung picture sa Instagram, ako din nagde-take ng pictures noon. Ako rin ang nag-e-edit. So, medyo one-woman show ako. So, hindi madali. It could grow bigger if I have a proper team, like yung full-pack team. Pero dahil medyo conservative ako when it comes to business, plus hindi ko siya 100% matutukan ngayon, medyo tayo-tayo production muna. Madam, ano naman masasabi mo kay Dawn pagdating sa pag-artista, pag-business, sa pagdating sa may oras? Mahirap talaga, mahirap. Kaya nga sa akin din, kumbaga, hindi pa ganun talaga kaano yung trabaho ko, pero talagang nararamdaman ko na yung pagod. Na-high blood nga ako. Pero ika nga, everyday, kailangan
kailangan talaga focus. Kasi sa akin din, yung pag-online ko, sa Alahas naman, talagang focus ka talaga dapat. Correct. Oo, kailangan talaga i-ano mo yung ano mo yung mind mo talaga sa business talaga. Kailangan mahirap din kasi maraming tao, lalo na kasi pagka maraming tao, the more na nagiging complicated din eh. Correct. Oo, kaya mahirap din. Ano reaction mo doon? Sige. Tsaka hindi mawawala yung mga customer na ano na alam mo na, maraming request. Maraming request. Oo, mga demanding. Demanding. So oh, pero ikaw din yun, Don. Ikaw din yung customer care relations, di ba? Oh, ako din! Mm-hmm. Ako din yun. Nadadala mo ba siya sa eksena minsan, Don? Minsan may nakakainis na customer. Tapos yung eksena mo. Ay, ako. Ang mga buisit... Ay, sorry. Ang mga nakakainis na customer, kung sino yung mga... Isa lang, o isang maliit na baksang yung bibili, sila pa yung pinaka-demanding. Pero, yung mga madadaming bumili, andali kausap. So, de, pero kasama yun. Kasama yun. Kasama. Ano naman yung mga learnings mo pagdating sa mga samot-sari mga sitwasyon doon? Ay, hindi mo pwedeng personalin. Hindi ka pwedeng mapikon. Kumbaga, yung personal nilang seryoso, meron talaga akong na-encounter na, as in, ay nako, I paid you, and ano, why are you, ganong levels, na, kaka-order mo lang, paspong-pasko yun, ha? Nakalagay sa website namin, sa Instagram namin, na, you have, pag Christmas season, you have to order a couple of days ahead. Siguro kahit saang negosyo naman. Siya hindi. Nag-order siya ng mga 12 o'clock. Gusto niya deliver na agad. Ay, pumila ka, guys! Guys! Guys with an eye! Pero ganun. That's true, diba? Oh, kaya nagka-awareness na parang with all these new businesses that emerged in the pandemic, new businessmen, businesswomen, parang let's be kinder to them. Kasi nag-a-adjust lang din sila, tapos ngayon lang sila nakaka-feel ng high volume of orders, for example. Pero Don, what's the next step now with your DC Delights? Kasi parang you have two commissaries already. Ano yung susunod na vision mo for your business? Alam mo, sa totoo lang, I am at the... medyo naudlot kasi yung DC Delights when... I had my, you know, my moment in life last year na medyo down. So, ngayon, I had to recover, obviously, and I'm still recovering from that personal matters. Kaya yung DC Delights ngayon, actually, nasa moment ako ngayon, nasa stage ako ng DC Delights, na pinagpaplanuhan ko na, am I going to put up a cafe? Or am I gonna focus on wholesaling, so supplying. Or both, bakit hindi? Yeah. Kasi sa totoong buhay, alam ng mga negosyante ko, hindi tayo yayaman sa patingi-tingi eh. Yes. Kailangan bulto-bulto para maramdaman mo yung kita. No? So, pero kasi ako, alam mo naman, may kaartehan ako sa buhay, gusto ko rin yung may nakikita ako physically, yung alam mo yun, parang showroom, parang gallery, kumbaga, sa art. So gusto kong meron akong gano'n, so gusto ko pa rin ng cafe, but, you know, I have to be smart about it, depende rin sa kung ano bang plano ko sa buhay in the future. Kailangan i-align ko yung mga decisions ko sa buhay ngayon sa mga plano ko in the future. So, yun, hopefully, within the year or next year, may makita na tayo output. So, we'll see. Good luck, Don! Ito na, Don. Legit to, Don. Hawak na namin. Medyo in-unbox yes, ko na ng content. Meron din ako dito. Yes. Oh. Okay, thank you. Meron pang pa-dedication. Enjoy Pi Friends or Katropa. Love, yeah. Don Chan. Thank you, Don. Actually, ang ganda pang gift nga eh. Magandang pang gift. Yeah. Magandang pang gift, legit. At meron pong disclaimer. Pag Christmas talaga. May disclaimer dito, Don. Warning, one is not enough. Yeah! Totoo naman. Okay, bubuksan na natin to. At least it's a fair warning. Okay, tikman natin. Itatry na natin. Pero actually, guys, mga Katropa, every time, like si Mimi Don, si Ate Mimi, yung nails, parang she tried your cookies daw, sabi niya sobrang sarap. So every time someone tries your cookies, rinirecommend talaga nila. Oy, salamat. Thank you. Alam mo, medyo ano pa nga ako dati, hesitant ako dati na idikit siya sa name ko as Don Chan. Kasi sabi ko, ayokong bumili yung mga tao ng cookies because it's me. Gusto ko bumili sila kasi masarap. Yeah. So,
Eh, pero may syempre may advantage din naman. So sabi ko, sige na nga. Pero yun, ano baka mo sa masarap ba? Chewy cookies. Masarap. Chewy super, yung cookie ko. Super good. Don, ito yung una kong nakita. Favorite ko kasi ito eh. Ito ba yung red velvet? Red velvet. Kaya buti na lang kinuha mo yung isa kasi ito yung akin. Kami ni Madali mo ano. Yung basic ones. Basic. Pero sobrang sarap. If you get this right kasi lahat. Thank you. All the flavors are probably really good. It's really moist, guys. Yep. Mm-mm. Chocolate. Sabi nga nila, masarap na yung cookie ko talaga. So at least sa inyo na nang galing. Masarap din yung cookie ko! So masarap na may variations, di ba? Like may toppings. May crunch naman this time na texture. Perfect naman to for Christmas. Oh, but it looks like a brownie, Dawn. This is food for the gods. A food for the gods! Okay, perfect na. Favorite ko to ngayon. So, I'm a fan of my own creation. So, which is very important, I think. Right. Ano mga masasabi mo, Madam? Na siyempre si Don ang gumanap balang bilang madam sa MMA. Siyempre grabe, napaiyak niya, pati ako napaiyak. Sobra iyak ko nung ginanapan niya yung aking buhay. Mm-hmm. Eh, thank you so much. Grabe naman kasi buhay mo, madam. Kahit ako nababaliw ako habang binabasa ko yung character profile mo, tapos, huy, nahirapan ako mag-recover, ha? Kasi niya kayo po si Fred Velat. You want to say hindi maka-recover? Hindi maka-recover. Oh, hindi ako ma-recover agad-agad. Alam mo, mga isang hanggang dalawang linggo, minumura ko pa rin yung mga... Bad influencer! Pag may nahulog, magmumura ko. Ganun levels! Ganun malapit yung ano. Thank you so much for sharing your success stories. And we are rooting for you, Dawn. We can't wait to sit down in a beautiful cafe by Dawn Chang, serving us DC Delights na cookies. Thank you so much. It's so nice meeting you. Dawn, last pahabol, Dawn, paano ka nila makikita yung pages mo on social media? I-follow niyo po ako sa Instagram and Twitter. Yung Facebook ko, nahack pa din hanggang ngayon. Medyo magagaling sila. The Dawn Chang on Twitter and Instagram. Pero DC Delights Cookies naman on Facebook and Instagram. And manood po kayo ng Darna. Ako po si Maisha doon ng Secretary ni Mayor Zalvi. Thank you! Salamat, Dawn. Masarap, Dawn. Masarap. Legit. Thank you. Totoo, one is not enough. Mamaya. Okay. Thank you so much. Thanks, Dawn. Ang sarap ng cookie ni Dawn! Yun na nga, sweet success naman talaga ang kwento ni Dawn at ang sarap ng cookies niya! Legit! Gusto niyo pa makita ang link ng kanilang online bake shop? Makisali na sa kwentuhan at makisagot na sa amin. Ikaw ba, katropay? May sweet tooth ka din ba? Mahilig ka rin ba sa mga sweets? A, yes na yes, or B, sweet na person only. Boto na! So pagka pumoto po kayo, makikita nyo agad yung link ng bake shop nila Dawn Chang. And then you can press on that link and you can order. And guys, promise ang sarap! Sarap nga. Ang layo lang talaga sa akin kasi. Isa pa? Mamaya. Pero eto, ikaw ba, madam? Yes na yes ba? Sweet tooth ka ba? Or sweet na person sweet lang? Sweet tooth? Sweet tooth, oo. So, ikaw, Migs. Oo, ako, dun ako sa yes na yes. Oh, yes na yes. Mahilig din tayo sa unti-unti, di ba? Siyempre, kailangan pinapasaya natin yung mga sarili natin, mga puso natin. Right. Kapag kumakain ka ng mga masasarap. Oo. Ako, sweet na person lang ako. Sweet na person lang? Yun lang. Hindi ako mahilig sa sweets, pero kung yung masasarap na sweets talaga, like yung kay Dawn's cookies, I really indulge myself. Parang ito yung worth it na sugar na ma-intake ko, gano'n. Ayan, so far, ang dami. Sumagot ng yes na yes. Majority. 60%! Oy, dumadagdag pa! Okay!
67% ang yes na yes, sweet tooth daw sila. Eh, Nicole, yung sweet na person yata, gusto nila na may sweet na person eh. Mm-hmm. Hindi yata yung ano eh. Oo, kasi, gusto ko nga na may sweet na person. Para si Nicole, para si Nicole. Baka naman! Ituloy na natin ang kwentuhan at ngayon, isa na namang istorya na magbibigay sa atin ng inspirasyon para magsikap ang ating mapapanood. Tuwing Linggo kasi ay maririnig nyo dito ang mga success stories pagdating sa pagtitinda. Bakit nga ba sila nagtiyaga hanggang sa magtagumpay? Aalamin natin ano kaya ang kanilang naging reason for selling. Alright, mula sa sweet cookies, punta naman tayo sa isang sweet story ng isang startup na negosyante na may starting family rin. Ano kaya ang kanilang kwento? Panoorin po natin ito. Hello mga suki! Ako si Maple Anog, isang OFW noon at isang proud seller ng Trentalog ngayon. Dalawang taon ako naging receptionist sa isang restaurant sa Dubai kasama ang partner ko. Pero dahil sa pandemya, naapektuhan ang pinapasukan namin. Nawalan kami pareho ng trabaho hanggang sa napilitan kaming umuwi dito sa Pilipinas. Sumubok kami magtayo ng mga negosyo tulad ng printing business, pagbabenta ng damit, snacks at multi shop. Pero lahat ng iyon ay nag-fail at nalugi. Noong mga panahon na yon, buntis ako sa first baby namin. Kaya imbis na panghinaan ang loob, mas na-motivate kami na mag-isipan ng paraan para sa pagsisimula ng aming family. Hanggang sa naisip kong magtinda ng mga sulog sa murang halaga, bumuo kami ng maliit na stall, nagsimula sa iilan lang ang bumibili hanggang sa unti-unti. Nagulat na lang kami, dinadayo na kami ng aming sulugan. Yung dating tatlong mesa lang, isang mesa, kailangan ng dagdagan hanggang sa labas. You know, halos gabi-gabi sold out yung aming silog, kaya kahit papaano nakapagsimulang mag-ipon para sa future ng aming anak. Buti na lang talaga, hindi kami tumigil sumubok at hindi naman talaga kami susuko, lalo na sa pagdating ni Baby Aaliyah. Lahat ay hahamaking dahil siya ang aming reason for selling. Galing. Ayan, excited na ako mga kachikantong si Maple at parang ang sarap ng Trentalog nila. Nagutom uli ako mamaya. Makakakwentuhan natin sila sa pagbabalik na 5, 4, 3, 2, 1, pasok mga suki! 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. O, Jiva, mga suki, screenshot nyo na yours at unbox! 5, 4, 3, 2, 1.